65% ng sahod mo. O, di ba? Maganda. Kasi mapalaki mo pa yung baby mo ng hanggang 3 years bago ka makabalik ng trabaho. Hindi ka nila pwedeng tanggalin. Pag katulad sa akin, ilang buwan na akong nakasiklip. April, May, June, July, August. 5 months na. 5 months na akong nakasiklip. Ang health insurance ang nagbibigay ng allowance sa akin. Parang allowance, sahod ng monthly. Yung ganun. Tapos, kasi hindi pa talaga ako pwedeng pumasok. Mahirap ang kaya kayo ingatan niyo ang sarili niyo, mahirap magkasakit lalo na malayo sa atin sa Pilipinas. So kahit papaano nagpapasalamat talaga ako kasi nandito ako kasi nga kung nasa Pinas ako siguro hindi ko alam, patay na siguro. Hindi ko alam, siguro malala ang siguro grabe yung ganun. Hindi ko alam kung makasurvive ako or what. So ayan, pasalamat na rin at nandito ako kahit papaano. Sa Pilipinas kasi pag wala kang pera mamamatay ka, kahit hindi mo pa oras mamamatay ka kasi ang laki ng bills, plus pag sa mga hospital pag wala kang pera, 'di ba, pababayaan ka, hindi ka asikasuhin. Hindi katulad dito, as in grabe talaga, walang diskriminasyon. Pag dinala ka sa hospital, pag kailangan na operahan, as in ura mismo talaga, grabe dito. As in, ang laki ng pasalamat ko sa mga doctors at saka mga nurses na tumulong sa akin, na as in grabe talaga ang nangyari kasi sa akin. So, ayan, malaking pasalamat talaga, as in. So, yun ang kaibahan. So, yun ang kaibahan. Ayan, parang napupuyat ako dahil kay Whitey. Ayan, real talk tayo. Kaka Whitey, ayan, huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Kaka Whitey, hindi na kayo makagawa. Katulad ko, hindi, pag nakatutok na sa phone, hindi ka na makagawa ng trabahong bahay. Mga labahan mo, yung mga hugasan mo sa mga plato na nakatambak doon, mga walisan mo sa loob, sa labas, kasi nagaano ka ng mga premiere, kung ano yun, mga live, mga ganito. So ayan, ingatan yung sarili, huwag magpupuyat kasi mahirap magkasakit. So lalo ngayon na pandemic, ayan, ay mahirap talaga. Ay nako, mag-ingat tayo. Kaya ano yung mata ko, nanalalim ka kaano siguro. So ayan, daw, di ba? Ayan ang mga kalsada, yung mga puno. Dito kasi yung mga puno, hindi pinuputol. Katulad niyan, sa mga katabi ng kalsada, hindi yan kasi pag winter naman, nawawala yung mga dahon eh. Di ba? Yung parang patay. Tapos pag summer na ganito siya, yung green na green. O di ba? Kasi malamig siya pag maraming puno. Maraming puno sa mga kalsada. Ay, makikita mo yung mga puno. Ayan. O di ba? Ayan o. Tapos ito, ayan, parang akala mo yung parang papasok ka sa gubat, yung gano'n, nakakatakot, pero malamig ang hangin, hindi siya mainit. Tapos yung mga damo sa gilid, may nagka-cut dyan. Diba sa atin kasi lahat ng damo, as in linis na linis, tinatanggal lahat ng damo sa kalsada, pati sa bahay natin tinatanggal na, as in wala nang matira, lupa na lang. Maganda yung ano, ititrim na lang natin, ititrim ba yung mga damo, ititrim na lang para ano, kasi pangit yung kalbo na talaga na walang, ganun tayo kalinis, diba? Ganun kalinis. Pero hindi naman lahat. Meron naman lahat na gubat na. O, ayan. Ayan, nandun ang kalsada, papuntang France, doon. Yun, papuntang Paris. Dito ang daanan, papuntang Paris. 2 hours from here, going to Paris, right? Ha? 3 to 4 hours. Ah, 3 hours. 3 hours to 4 hours. 3 hours. O, katling, kahit na malapit na yun, o, diba? Ayan, papunta doon na yun. Papunta yun ng Paris. Dito ang way, papuntang Paris. Pag nag-bus, mayroong bus dito yan na papuntang Paris. Mag-ano ka lang, mag-flix bus, yung ganun. Tapos uwi ka rin pagkahapon. Mag-ano ka lang doon, titingin lang. Hindi mo yun maikot na isang araw yung Paris. Malaki. Hindi pa ako nakapunta doon. Sana makapunta kahit yung saglit lang ba. Yung mag-ano lang, dadalaw lang, tapos ayan DHL, ayan pa pala, i-share ko sa inyo yung DHL pala is a German company, a German company yun. Tingnan nyo yung sign na yan ng Deutsche Post
diba, dilaw at saka black. Ganun ang DHL. Akala ko sa Pilipinas lang yan DHL. Kasi marami sa Pinas ang DHL. Ang German company pala yan. So, ayan. Andito ko bibigay. Ayun pala ang i-ano namin dito. Ihulog. Ihulog. ano lang. Ihulog lang dun sa may ano nila. Mailbox. Mailbox dun sa labas. Yung ano, ito. Yung parang sulat. Yung ganyan. Naka ano. Na para sa insurance. Kasi pag nag... Bababa tayo. At ako ang... ako ang maghulog sa may ano. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan ang ano, hulugan lang. Hulugan lang ng ito. Dito lang sa labas. Dito lang sa labas. Ayan. Dito ko lang siya ihulog. Ganyan lang. So, ayan. Makukuha na yan nila bukas. O, diba? Kasi hindi pwedeng lumampas na isang araw at hindi ka nababayaran. So, ganun dito. Kailangan on time ang ano, ang pag so ayan, sinabi ko nga ano, ihahatid mo yun sa ano or ilagay mo sa post. So ang post yan isang araw pa ang ano or 2 days bago nila matanggap. So baka ma-late. So kailangan mo talaga on time ang pagkuha, eh, di ba? So ayan, ganun ang kaibahan dito. Tapos ayan, ayun lang. Ang lakas ng araw, ano na, quarter to 8 ng gabi. Quarter to 8 ng gabi. So, ayan. Pero, ano, sabi sa balita is, maaga ang, ano, utom. Kaya malamig, malamig na. Sira na yung mga araw. So, ayan, di ba? Ang linaw-linaw ng, ano, hindi naman ganun kalinaw, pero, ano, lakas ng araw. Nakatutok ang araw sa, ano. So, ayan, ganyan, ganyan. Sulitin ang araw. Diba sa atin pag naarawan eh, takot sa araw kasi takot mangitim dito yung mga tao. Gustong-gusto nila yung brown. Tayo naman gusto natin pumuti. Ayan, o diba? Kabaliktaran. So, ayan. Pauwi na ko yun. Nakatutok ang araw sa akin. Tapos, ayan. So, that's it guys. Ayan. Feeling ano tayo ngayon. Ngayong araw lang. Feeling ano. Mayaman, social. O, diba? Kunwari, ano, pero walang pera. Puno ng utang. Wala palang kinakain. O, diba? Utang pala. Tapos walang makain. Tapos pero naka-sports car. Reality talk. Ayan. Real talk tayo. Ganon. Pero syempre, walang pakialaman. Kung ano yung nakapagpasaya sa'yo, di, gawin mo. O, diba? Dito naman walang pakialaman. Ayan, may camera dito. Ayan. Doon, sa gilid. Camera. So, mag-ingat. Bawal matulin. Bawal mabilis. Kasi, pag napicturan ka, magbabayad, magpapadala yung government or pulitsay ng that you must pay for the... Pag halimbawa, yung speed limit ng is 30. Yung speed limit, lumampas ka ng halimbawa 35, 40, babayaran mo yun kung ilang... 5 speed limit ang 5 yun at saka yung 15 nagbabayad ka. Walang ano, kahit maliit man yan, walang ligtas. Papadalhan ka talaga ng sulat tapos babayaran mo yun. Ganun dito kahigpit, lahat may ano, lahat yan magbabayad, walang ligtas. So, 'di ba ganun? So ayan. Pabalik na kami sa bahay. Ganun lang, hulog lang yun tapos diretso lang uwi na. So ganun. Ganun lang ang buhay, 'di ba?